tayong mga Katoliko ay mapupunta talaga sa impyerno. Huwag nang magdasal. What's up, mga kamisyon? So, nagbabalik na naman ang inyong likod na si Brother Mac Jun. Araw na naman ang Linggo, araw ng pakikisa sa Diyos, at araw ng pagnilay. Kaya, samahan niyo ako makinilay at tuklasin ang misteryo ng ating ebanghelyo. So, ayon sa aking source na si San Marcos, ito pa lang si Jesus Christ ay sinubukang linlangin o akitin ng demonyo. Ito ang sabi. At noon din ay pinapapunta siya ng banal na espiritu sa disyerto. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May mababangis na hayop doon, pero tinulungan si Jesus ng mga anghel. Ibig sabihin, ang senaryong ito mula sa Ebanghelyo ay isang pangyayari at hindi katang-isip lamang. At ito'y kailangan nating matututunan mula kay Jesus. Nakatulad niya na pagtagumpayan niya ang kanyang tunay na hangarin laban sa demonyong nandilinlang sa kanya. Sa kabila ng hirap, sakit, gutom at pait na kanyang nararanasan sa loob ng 40 araw o 40 days. Ang mga mababangis na hayop sa paligid niya ay sumisimbolo sa kaguluhan at mga hadlang na kinaharap natin sa buhay. Ngunit ang mga ito ay metaporikal na representasyon ng pag-asa at pagpapalagayang loob na makikita natin sa halimbawa ni Jesus. Yun ay kung tayo ay nagdadasal at may malalim na ugnayan sa Diyos. Malamang malalagpasan natin ang mga unos sa buhay natin. Brothers and sisters, hindi naman tayo nag-iisa kapag nakakaranas tayo ng unos sa buhay. Merong mga anghel na nakikiisa sa ating laban at upang protektahan tayo. Itong mga unos natin sa buhay, problema, mga sakit, mga hirap na nararanasan natin, siyang ginagawang daan ng demonyo para mabuwag ang ating relasyon sa Diyos. Pinipigilan tayo ng demonyo na huwag nang magdasal, magsimba at makilahok sa gawaing simbahan kung kilan mahina tayo. Pero kung alam nating nariyan ang Diyos kasama natin sa bawat laban na kahaharapin natin sa buhay, tiyak mangyayaring magtatagumpay tayo sa buhay. Tayong mga Katoliko ay mapupunta talaga sa impyerno kapag nagpauto tayo sa demonyo at hindi sinunod ang sabi ng ebanghelyo natin ngayon. Dumating na ang oras, malapit na ang kaharian ng Diyos. Baguhin ang inyong mga paraan at maniwala sa mabuting balita. So totoong hinamon o tinukso si Jesus ng demonyo para ipakita sa atin na kaya din nating mapagtagumpayan ang hamon ng buhay. Ikaw, ano ang pagninilay mo? Good luck and follow for more. God bless us all.